Sunday. So, today is June 6, 2020. And tapos na tayo sa aming ECQ. Then, nag-GCQ na kami. And then, ngayon, MCSQ. Ewan ko, ano ba to? Ano ba yun? Basta may Q siya, hindi ko na alam. Kasi wala na akong pakialam doon. So, for today's video, guys, papakita ko sa inyo kung paano namin pini-prepare yung aming mga gamit at kung paano ako naging stress para sa aming reopening. Kasi, di ba, parang nakaka-stress na talaga kasi ilang beses na akong nag-expect na ganito, mag-o-open na kami, tapos wala pa pala, tapos ito na naman, mag-o-open na naman kami, tapos wala na naman pala. Siguro ito pangatlong beses na to. So, hopefully, supposed to be pala opening namin ngayon. Nasa category 4 kasi ako nabilong. So, yung ibang barbershop and salon, nasa category 3 kasi sila nabilong. So, sila ay pwedeng magbukas na yun. Pero kami, mga nails, mga massage, mga facial, mga waxing, at kung mga iba-iba pa dyan, foot spa, hindi pa po pwedeng mag-open. So, for today's video, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pin-repair ang aking reopening, char, reopening. Ako na talagang magre-reopening. So, ito ako ngayon sa aking likuran kung nakikita nyo ang aming nail sterilizer. Nail sterilizer, no, tools sterilizer. So, ito siya, guys. Ewan ko kung nakikita nyo. Wait, kukunin ko na nga lang. Ayan siya, oh. Sa baba, meron kami ditong mga tools na nahugasan na. Yan. So, tuyo na rin yan siya. Tapos, kailangan na lang natin siyang ilagay dito. So, itong sterilization machine ko ay high temperature. So, sa Dubai ko siya binili actually. So, ang number niya is 180 Celsius. And then, kailangan mo siyang ilagay sa, this is minutes, kailangan mo siyang ilagay sa 10 minutes para makill yung bacteria. Yan, bacteria ng ating mga nipper na iba-ibang tao ang gumagamit, no? Nipper pusher, nail file, and wood stick, dito namin ini-sterilize. Then, meron din ako dito, wait. Kinuha ko kasi kayo, tapos ngayon, ilalapag ko na naman kayo ulit. Sisira na tong aking monopod, eh. Diba? Hindi ko na-afford bumili ng bagong monopod. Char. Ayan, dyan. Sira na kasi yan, so ayan na yung aking sterilization tools. Tapos meron din kami ditong gloves. Gumagamit talaga kami nito. Gloves para sa managmagtrabaho kami. Tapos meron din dito kaming sterilization pouch. Since opening, ganito na talaga yung aming setup. Kasi ayoko talaga yung iba-ibang tools gamitin sa isang client nang hindi nalilinis. Isang ito, mamaya ko explain sa inyo kung bakit ako may ganyan. Tapos, meron kami ditong adhesive plastic. Ilalagay natin ang ating, isasaksak natin yung ating sterilization machine. Wow, nabubulol ako ah. Tapos, ito yung aking tools. Itong mga pusher, yan, yung mga pusher na yan, ilalagay natin dito. So, bubuksan lang natin. Yan, ilalagay natin sa dyan. Lahat ng nipper. Ito mga nipper na to, nalinis ko na, nabrush ko na ng sabon, tapos nalysol ko na. Ilalagay natin dito. Kasi, ganyan siya. Ganyan talaga siya. Hassle siya, pero malinis siya. So, I don't mind na maganito, ganito. So, ganyan na siya. Makikita nyo kung ma-open natin siya kasi magre-red light siya. So, ito ay 180. Tapos, i-on natin ng 10 minutes. Ay, hala. Ken, i-on mo nga yung ano, Ken, extension. Hindi gumana, guys, kasi hindi nakasaksak doon sa main. Yung extension dyan, please, Ken, i-on. Ayan. So, naisaksak na siya. So, nagla-light siya ng ano, ng red. So, kapag natapos na yung ilaw, nawala na yung ilaw, that means na, ano na siya, okay na siya. So, hihintayin na lang natin siyang lumamig. Kasi pag nilagay mo siya sa sterilizer,
ano ba, nabubulol ako. Pag nilagay mo siya sa sterilizer pouch, masusunog naman po yung pouch natin. So, itong pouch na to, ang pakinabang nito. Ang pakinabang nito. Malaki ang pakinabang niyang pouch natin na yan. So, meron ako ditong, baba kayo ha. Yan, makikita. Ay, huwag na nga kayong yumuko. Dadalhin ko na lang sa inyo. Ayan, so meron akong basket dito. Ang laman nito ay mga tools na ano na. Since lockdown, hindi ko siya nagamit. So, wala nga nang buksan ko siya, malinis na siya. So, dahil ano, hindi ko kayo mapayuko, ito na lang, explain ko na lang. So, ito siya. Ito yung ating pakinabang ng ating sterilization. Yan, yan yung ating pakinabang ng sterilization pouch. So, ang ating sterilization pouch, pagkatapos dito, lumamig na siya, inilalagay namin siya dito. So, isang set ko yan. Isang nipper, isang pusher, at saka isang clipper. So, per client, one set of tools. So, pagkatapos naman gamitin, tatanggalin nila to, itatapon nila to, at saka huhugasan nilang muli, at saka ida-dry out naman ulit dito. So, pagka-dry out, i-sterilize naman ulit. So, meron kami ditong foot file scrub. Hindi nyo nakikita. Oh, di ba? Mag-model ako ng foot file. So, meron kami ditong plastic na foot file. Ayan. Malinis na rin siya kasi ang nilalagay namin dito is yung disposable na foot file. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa aking tray area. Ito ay para sa mga girls. Yung mga nail technician ko ay mayroong isang basket na ganito. Nandito rin nakalagay yung aking tea. Meron kaming tea. Galing to sa ano, guys? Dubai. Ang bango-bango niya. Super. Yung mga client ko, nagugustuhan nila itong tea na to. So, nandyan yung aking foil para sa gel, pang removal. Ay, so, ganito kami mag-prepare. Yung isang basket, ilalapag ko muna kayo. So, yan. So, nilapag ko na kayo. So, ito yung aking basket. Yung manicure basket natin, may laman siyang isang set. Bawat client po kasi, meron po talaga kaming preparation na may laman siyang isang towel. Meron din siyang disposable towel. Meron din siyang isang foot file. Tapos meron siyang isang set ng ganito. Tapos meron din siyang isang set ng ganito, wood stick and nail file. So, ganyan yung laman ng basket. Merong cotton pads, cotton wipes or pads na tawag nila. Kasi hindi kami gumagamit ng brush para ganun-ganun. Kasi yung brush kasi contaminated yun ng bacteria. Madaling makahawa ng bacteria yun. Especially fungus, doon nakukuha po talaga. So, ganyan yung aming set. Meron kaming isang ganito para sa cuticle remover. Para sa foot soak, acetone, and then foot spray, alcohol, and foot cream. So, ganito yung laman ng ating basket. Ayan. So, per client, merong ganito. And then, hinuhugasan po siya, dinidisposable po siya. So, explain ko po yung ganito. Ito ay aming nililinis, tinutuyo, pinapalitan namin pagka hindi na po talaga nagagamit. So, yung pinalilinis namin dito ay Dettol or Lysol or any disinfectant product. And then, ito din. Kasi hindi naman siya nai-sterilize eh. But at least, we make sure na nalinis siya at natuyo siya and then we pack it like this. So, ang nai-sterilize lang namin ay itong wood stick and nail file. Kasi hindi po siya nasusunog doon sa sterilizing machine natin. So, ganyan po yung pack sa manicure. Sa pedicure naman, ganito naman yung isang pack. Usually kasi, ang client hindi na nagagamitan ng tool separator. But this one is the very important one. The foot file sticker. Bubuksan natin. Ano mo, kadalasan sa mga customer ko, sinasabi nila, ay, tinatapon nyo na yan. Kasi ano eh, sayang naman, di ba? So, foot file sticker po siya. I'm not sure kung lahat kayo naka-ano na ng ganito.
So ganito siya. Papakita ko lang sa inyo. So ganito siya, foot file sticker. Idinidikit lang po siya dito sa foot file na ano, plastic. Dinidikit lang po siyang ganyan. So, pag nagamit na siya ng isang kliyente, nire-remove po namin. Tinatanggal po namin and directly goes into the bin. So, ganyan po kami. Alam nyo kasi kung bakit ako ganyan. Nahawa po ako ng fungal infection. At the same time, ang sakit po talaga sa toes ko. So far naman ngayon, okay na siya. But, syempre, to my experience, based on my experience, mas gusto din ng mga client talaga na if malinis kayo, diba? Ganun. Hindi ko naman, I'm not bragging myself na kailangan ganito gawin ninyo kasi ganito ganyan. Hindi, ang akin lang, ay ipinakita ko lang kung paano ko pinaghandaan yung aking nails pa na maliit. So, ipakita ko sa inyo guys ang aking pin repair. Ayun, tumunog na yung aking ano pala. Sobrang init pa nung tumunog na yung aking sterilize. Andun yung aming Lysol sa taas. Ayan. So, meron tayo ditong plastic. Kung nakikita nyo, plastic per couch. May ganito sa harapan ng kliyente. Tapos, tamang-tama lang makalusot yung kanilang paa. And then, meron tayo ditong nilagay na, pinaghirapan ko talaga to. Nilagay na division. Shower curtain lang siya kasi pag nag-plastic pa ako, masyado nang magastos, mahal masyado. Shower curtain, mas maganda, nalalabhan ko pa siya. Kaya ganun. So, nilagay ko yan dyan. Ganun-ganun lang yan. O, diba? Bongga. Tapos ganun. O, diba? Bongga. So, dito naman sa kabila, hindi sila nagkikita. So, hindi sila magkikita. Nakakatawa. Hindi sila magkikita. Kung magkakakilala sila, huwag na silang maganuna ng kurtina kasi bawal po. Ganyan. Tapos, meron silang plastic sa harap. Tapos, dito din sa kabila, ganun din. Ayan. Tapos, ito naman yung ating product area. Product area char. Hindi siya, ano, meron ako ditong mask. Ayan. May, ano ba tawag nito? Face shields. Ayan. Tapos, meron akong hair products doon. O, oh, diba? Tapos, meron ako ditong ano, guys. Pin repair. Ayan. Sabi ni Dave sa akin, tanggalin mo yung please rin. Nalagay ko na eh. So, meron ako ditong ano, disposable slipper. Bakit ako may disposable slipper? Kasi, wait lang, nangangawit ako eh. Dito na nga. Ang gulo! Ayan. So, meron ako ditong disposable slipper. Itong disposable slipper nito, ang purpose po talaga nito ay para sa mga kliyente. Meron na po talaga akong ganito. Dati pa, since the beginning na nag-opening kami, especially sa mga manicurista, especially sa mga nagpapapedicure. So, hindi naman siya, ano, hindi naman siya kasi laging natutuyo kaagad. And then, yung mga nagmamassage, naguhubad sila, diba? Tapos, minsan, iihi sila or punta sila ng toilet, tapos, puro oil yung kanilang paa. So, meron kaming disposable slipper na ino-offer sa client. Ganyan yung itsura niya. Diba? Super cute. So, ito, kahit gamitin nila, sa kanila na, ganun. Tapos, tapon na nila, pwede. So, meron na ako ditong basahan kasi para po yung sa shoes nila doon sa labas. Pero pag pumasok po sila dito sa loob, magpapalit po sila ng kanilang disposable slipper. At iiwanan nila dito yung kanilang shoes. So, ito ay sa labas ilalagay. So, dahil close pa kami ngayon, yan, nakikita nyo, naka-close pa kami. Wala po talaga tayong magagawa. Close lang kami. Ganyan lang. Ay, ipis. Sino nagpapawala? May ipis daw sa banyo. Sino nagpapawala? Hindi ko alam. Sino nagpapawala ng ipis? Bakit may ipis doon? Okay, hey guys. Welcome back. Welcome back. Tapos na kami mag-dinner ng mga bata. Tapos na kami mag-dinner. And then, malamig na to for sure. So, kukunin na natin siya. And then, i-re-repack na natin siya. So, that's it. Let's see. See? Malamig na siya. So, ready to pack na po siya. Malinis na siya. Patay na siya. Wala na siyang germs. 99.9% germ-free na siya.
ang ating gagawin, kukuha tayo ng sterilizer. Dahil nandyan yan siya, kaya nandyan yan, kasi magka-partner yan. So, i-repack natin siya. Dumaan siya, guys. Katatapos lang nilang magtapo ng mga basura. So, toilet kasi namin yan sa kabilang side. So, yan na dyan. Alam mo lang, diba? Yes. Napagkakamala na talagang baliw ang mga nanay vlogger. Kasi mga anak ko, nagtataka na bakit ako nagsasalita mag-isa. So, ayan. Tapos na. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces of tools. Ayan. 9 pieces of tools. So, that means makakagawa ako ng 9 na services ng money at saka pedi. So, itatapon na natin to. Alam mo, pag busy ako sa trabaho, sinusunod ko yan. Kahit 5 pieces pa lang, yun, i-sterilize ko na. 10 minutes lang naman, so tapos na agad. So at least pag naubusan ako, nire-repack ko na siya. Ganun. Ganun lang kasimple, guys. Kwarto to, guys. Massage. So close natin yan kasi hindi yan siya allowed i-open. Yung mga bata nandoon. Manicure set, pedicure set. To basket 1. Basket 2, basket 3, and tools. Basket 1, basket 2, basket 3, and tools. So, dahil ako lang muna ang mag-duty, magtatrabaho for this coming week. So, isang basket lang ang naka-ready. Kailangan pa natin mag-general cleaning. So, yung cleaning sa sahig, yun yung pinakahuli kong gagawin kasi so messy, guys. Basta. Yan. Tapos, dito na side, itong kwarto na to, huwag nyo nang titignan ano yan siya. Facial room, waxing room. Tapos ito guys, ito yung aking ginawa. O, diba? Ang galing-galing ko, no? Ako na talaga. O, PPE siya. DIY PPE. Para magkaroon ka lang. Kasi mahal pag bumili ka pa eh. Ayan. So, tatapusin na natin tong video na to. So, before we end this vlog, wala kasi tayong plies. Hawakan mo dito, oh. Ayan, oh, pag uminit. Init-init niya, eh. Hindi mo naman hahawakan. Oh, kapagla na yan, oh. Ha, ganyan pala, ayan, oh, ayan, oh, ayan. Goma? Wala kayong goma?